isang pahirapan po yung pagpapauwi sa kanila. Oo. Kapag ka nagka-problema na, kung minsan ang tagal na nila doon, hindi ka basta makauwi. Dahil ang dami hong pang proseso, minsan kahit na meron nang sabi ko, ito, bigyan namin kayo ng ticket, pero hindi pa rin pwede dahil may mga exit visa. At alam niyo naman ho kung mga gaano ka-tedious po yung proseso na mapauwi yung ating mga kababayan na nagkaroon talaga ng problema, which is marami, ano po yung nangyayari na gano'n. Ano hong pagbabago ang tinitingnan po natin? Tinitingnan namin ang isang one repat center. Ngayon kasi nagre-repat ang OWA. Meron din nagre-repat ng mga recruitment agencies dahil sa pakiusap or directive ng POEA. Meron din naman na DFA ang nagre-repat. Ano? And okay lang yun, pero yung mga opisina na nasa ilalim ng purview ng Department of Migrant Workers, gusto namin isang command center lang for repatriation. And meron doon na sasagot sa tanong ng mga pamilya. Kasi yun ang mahalaga, kunyari, namatayan. Siyempre, aayusin mo pa dito yung pagpapalibing, kailan ang uwi ng bangkay. Hindi madali yun, lalo na kung nasa malayong probinsya ka. So, yung coordination between yung post natin na nag-aayos ng repatriation, lalo na pag remains yan, at nung pamilya, saan man siya sa Pilipinas, yun yung gusto namin maging seamless. Parang hindi na kailangan pupunta pa sa radyo para manawagan o sa media, kundi kami na mismo sa bawat pamilya merong information kailan nang darating, bakit ba natatagalan, ano e-expect nila, ano itsura. Ayun, napakalaga nun. May mga na-handle kami na cases na darating yung bangkay, parang wala na yung mata, wala na yung, parang, wala nagpapaliwanag sa pamilya. Kaya ang ano ng pamilya eh, bakit namatay na nga, parang kinatay pa yung mga organs. Yung ganyan titingnan namin yun.